Hi, Tita Christy. Ay, nag-video na talaga ako kasi gumawa na ako ng video about doon sa nakita ko sa TikTok yung blind item niyo. Actually, mayroon nagsabi sa akin na binanatan daw ako. Binanatan niyo daw ako sa blind item niyo. Sabi ko, ha, baka naman hindi ako kasi bakit naman ako ano ni Tita Christy, eh, nanay-nanayan ko. So, hindi ako naniniwala. Ngayon, kaninang umaga, o pagising ko, siyempre nag-scroll-scroll tayo, nakita ko sa TikTok na nagpa-blind item kayo. So, ang nakalagay doon, taga-komedyante na taga-Timog. Eh, ako lang naman yung komedyante na artista dito sa Timog. Tapos, yung, ano, yung pangalan is from binabase doon sa Hollywood actor. So, Ribs. May letter K yung pangalan ko. Eh di sobrang obvious naman. So nabasa ko yung mga comment. Puro Keanu Reeves ang nakalagay doon. So syempre ako naman, syempre na-alarma ako na parang sa panahon kasi ngayon, ang mga tao kasi, ang bilis-bilis mo lang i-judge. Kaya naano ako na, okay lang sana kung totoo. Eh hindi naman kasi totoo. Ganito yung Tita Christy. Unang-una, kung sino may nag-report sa inyo, yung along Timog, magsimula sa GMA hanggang West Avenue doon, tawid ng Delta, puro parking yan, ganyan. May mga parking space talaga yan. Hindi kami pwedeng pumarking sa kalye kasi may towing, matutow kami. So, mayroong mga nakalaka-slot na kung first come, first serve. Sa mga, ano yan, sa mga buildings yun, mayroon talaga. Ang Tomas Murato, along Tomas Murato, ganyan din, di ba? Nakapunta naman kayo dito. Mas matanda kayo sa akin. Alam nyo yung Tita Christy na yung, ano, yung mga gutter, mayroon talagang slot yan. Hindi pwedeng mag-parking ako sa kalsada. At saka yung parking kasi dito, Tita Christy, 3,000 lang po yun. May pambayad naman ako. 3,000 lang, kaso lang puno. Puno na. Ang kotse ko kasi dalawa. Yung isa matic, yung isa manual. So, yung manual ko is ipapabenta ko, nandun na lang nakapark sa bahay ng kaibigan ko kasi hindi na pwede dito dahil nga unahan nga dito. So, ngayon yung nangyari kasi doon, yung mayroong ano, hindi yan tama, yung restaurant, walang restaurant dito. Ang insidente na yun, mayroong every hapon, mayroong taga-condo dito sa amin na nagbibenta sila ng barbecue din sa harapan namin. Barbecue, walang building. Tinatayo lang nila lamis-lamis sa open area po. So ngayon, yung nangyari yung customer doon, alam ko kung sino nagsumbong eh. Yung bakla din na may suso. Baka siya yun kasi yung kotse kasi niya nakaharang. So yung pag ganun kasi yung parking namin, pag ganun. Ito kalsada na to. So ngayon nakaharang siya, ngayon may bakante. So parang sayang naman yung space na to na nakaharang siya. Kung sana pumasok na lang siya dito, eh hindi siya pumasok. So hinarang niya. Pero bakante to, bakanting slot. So sabi ko, kaninong ano to kotse, pwede pa usog kasi papasok ako. Ganon yung ano, ganon yung kwento. Ang ano kasi nangyari kasi yung mga Marites nagsumbong sa inyo, dagdag bawas. So kayo na lang nagsabi na madam ang tawag sa akin. So hindi naman ako binabastos sa mga tao dito. Madam nga tawag sa akin, 'di ba? Ibig sabihin hindi ako masamang tao dito kasi kung masamang tao ako dito, eh di sana iba na yung tawag nila sa akin, 'di ba? Pag tinawag tayong madam, ibig sabihin may paggalang, 'di ba? So ako naman parang nagtaka ako, Tita Christy, 'di ba dati pinagtatanggol mo pa nga ako sa Big Brother kay kuya noon na ano na mali si kuya, blah 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 blah. So parang well, di na ako kailang mag-explain dyan kasi napatunayan ko na hindi ako masamang tao. Binoto ako ng tao, hindi ko naman binili yung boto, binoto nila ako. So ibig sabihin hindi ako masamang tao, so hindi na ako mag-explain doon. Nagtaka lang ako kung saan galing yung mayabang kasi hindi naman siguro kung mayroon ako achievement iyayabang ko talaga, pero hindi po ako mayabang kasi ang mga Bisaya po, tita, likas po kaming palatawa. Likas po kaming, matigas lang yung dila namin. Prangka lang kami, pero hindi kami mayabang. Wala sa dugo ng mga Bisaya ang mayabang. Prangka lang kami. Straightforward kami. Kung ano lang yung totoo, doon lang kami. Kaya, doon ako na, ano, na, nagbabayad kami ng monthly dues dito, tita. So, siguro naman may karapatan ako mag-park sa mga parking slot namin. So, talking naman about parking, 3,000 lang po ang monthly dito. So, siguro naman may pambayad ako kasi mayroon naman akong trabaho, tita. So, kung nasinagan man ako ng saglit ng camera, hindi ko naman ambisyon na magiging artista. Marami akong gustong gawin sa buhay. Gusto ko multitasking. Hindi naman tayo Facebook friend, wala na kayo naririnig sa akin. So, siguro yung updated sa buhay ko, yun malang Facebook friend ko lang. Yun malang ka-follow sa akin o yung mga personal na mga kaibigan ko. Pero marami kayong naririnig na ano, sino? Diba ngayon kasi tita,
ano kasi ngayon eh, hindi na kagaya noon na negative or positive. Still publicity, iba na kasi ngayon ang panahon, tita. Noon, na, malaking tulong kayo, no? Tinitira-tira niyo ako, tinitira, hala, sige. So, sumikat ako ng sumikat, lumaki ang pangalan ko. Kasi hindi ako sumasagot eh, latira lang kayo ng tira, inisip ko. Kasi kailangan yun eh, kasi diba sabi niyo nga, kahit negative pa yan, publicity pa rin. So, siguro noong panahon, totoo yun, nakakatulong. Ngayon kasi, tita, kailangan natin ng resibo. Kailangan natin fact. Fact tayo lagi. Eh. Parang, ang mga tao ngayon, mautak na, lagi silang naghahanap ng resibo. Lagi silang naghahanap ng katotohanan. Ako naman, wala naman akong, ano, nire-respeto kita, tita. Pag totoo, hindi ako magre-react. Pero hindi kasi totoo eh. Kasi ayoko kasi yung dinadyan sa ako ng tao na wala naman katotohanan. Diba? Pabulong-bulong pa yung baklang katabi mo na, nako, rumarakit ng ganito. Tita, ilang years ago na yun. Ako yung nagsabi, ako yung lumabas, ako yung naglabas na about escort girl. Bakit ko kinakahiya yun? Ako yun, di ba sa akin kayo kumukuha ng info? Kasi ako lang din naman, ano, ako lang din magsisira ng sarili ko. Ako lang din naman yung magkikwento about sa sarili ko, di ba? Di naman ako nagtatago, all out ako. Ilang years ago na yun. Hindi ba kayo updated sa akin kung saan ako nagtatrabaho ngayon? Sana nag-research-research din kayo at mayroon kayong staff. Total, kumikita naman kayo. Magsurdo kayo ng researcher. Kasi may magsabi sa inyo kung sino yung mauna, hindi naman pwedeng sila na yung tama. Hindi naman pwedeng sila na yung totoo. Paano yung side namin? It depends sa sarili namin. Kaya hindi nyo naman kami tinatawagan, hindi nyo kami kinukonsulta na, oh, totoo ba to? Mayroon nagkwento sa amin na ganito, ganun, ganun. Diba? Unfair sa side namin. So, since naman nawala naman kayong pasabi, wala naman kayong kinukuhang side namin. So, syempre, nagsalita ako dito sa social media. Diba? Kasi ang social media is para sa lahat naman to eh. Diba? Open naman tayo sa lahat, diba? Hindi naman porkit press yung mga kasamahan mo dyan is may right na silang mambully. Kasi bullying na yan eh. Kasi parang, diba, parang nagsasalita kayo again sa akin pero hindi nyo ako kilala. Kilala nyo lang ako noon. 2004. E 2023 na ngayon, ilang years ago na. So, hindi nyo na ako kilala. Wala na kayong alam sa akin. Wala na kayong alam sa buhay ko. Kaya doon ako na ano na, di ba tita, ako ginagalang kita, ilan-ilan lang kayo yung press na ginagalang ko. Kasi naabutan ko kayo, alam ko yung kwento nyo. Si Nay Jobert, ginagalang ko yan. O sino pa yung ano, si OG Diaz na nanonood lang ako sa mga videos niya kahit magkataliwas kami ng political views. Pero hindi ako nakikialam kasi kanya-kanya tayong paniniwala, di ba? So ikaw tita, di ba parang hindi ko ano, di ba kilala mo naman ako noon tita, di naman ako masamang tao, di ba nung dati nga ano nag TV5 pa, mayroon kayong show ni Mo Twister sa TV5 tapos pinipilit niyo ako na sabihin ko sino mga nakasex ko ng mga ano ng mga artista, ganito ganun. Sabi ko nga hindi pwede kasi ganun. So pinipilit niyo ako for the sake of views, for the sake of magre-ratings yung show niyo. Di syempre wala na akong magawa noon. So di ba hindi naman dapat yun sasabihin ko kasi wala naman sa plano ko na i-bulgar sila. So ngayon, nagagalit na nga sa akin si Luis Manzano. Sa inyo nagsimula eh, yung show nyo, sa inyo nagsimula yung issue namin ni Luis Manzano. It, sobrang close kami ni Luis, kaya tinawagan niya ako noon na, ano nangyari, blah, 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 blah. Eh, di ba, wala na akong magawa. Alangan, ano, di, sinalo ko na lang lahat ng ano ng kasalanan, parang ganun. So hindi na ako nagigest sa EBS kasi lahat halos lahat ng game show kay Luis yun eh. So binaban niya ako sa mga shows niya. So ito naman si Tito Boy Abunda, syempre ex-manager ko siya, wala kaming away. So nakita niya na parang akala niya na kumakampi ako sa sayo, kaya medyo na ano sa akin si Tito Boy na kasi 'di ba mayroon kayong hindi misunderstanding ata yun nung panahon pa ng The Buzz. Oo, yun. Hindi ko maano yun. Kaya, alam mo yung inako ko lahat, hindi ko pwede na magtuturo. Sabi ko, ayoko kasi na magkakagulo kayo o mag-away-away kayo o whatever. So, in fairness naman, pinasok mo ako sa TV5 kaya nagkaroon ako ng sitcom doon sa TV5. Pero, yun lang din yun. So, after nun, wala na kasi medyo pinag-iinita na ako ng ABS noon dahil nga kay Luis syempre mas kumakampi sila kay Luis noon. Yun ang kwento talaga Tita Christy. Pero wala akong ano sa iyo, sobrang antas ng respeto ko sa iyo. Kaya nagtaka lang ako itong dalawang bakla na kasama mo. Hindi ko naman sila kilala at wala akong connection sa kanila. Hindi kasi ako close sa mga press kasi wala naman akong pasobre, 'di ba? May lagi silang pasobre kung sino yung magbibigay ng sobre. Doon sila didikit. Wala naman ako pasobre kasi hindi naman ako bumibili ng kaibigan at hindi rin ako bumibili ng recognition o acknowledgement o para
i-uplift nyo ako, iaangat nyo ako. Hindi, kung gusto nyo ako, gusto nyo ako, kung ayaw nyo ako, o sige, walang problema. Walang problema sa, walang masamang tinapay sa akin. Pero bago kasi sila na nagsalita, mag, ano muna, mag, fuck muna tayo, isipin muna natin yung, kung ano yung tama ba itong sasabihin ko. Tsaka yung obvious yung blind item nyo, kaya ako nag-react. Kasi parang wala namang ibang may key na nakatira sa timog. So, yung ano, yung isa pa na bungal, na baklang bungal, kung way back pa nag-start ako, ganun pa rin. Yung, anong itsura niya noon? Ganun hanggang ngayon, ganun pa rin. Di ba? Parang, bago ka magmata sa tao, ihigto mo muna sarili mo, tingnan mo muna. Kung hindi lang nga masamang magsabi dito, ang dami kong pwedeng sabihin dun sa bungal na baklang yun eh. Tapos ito namang isa na siya yung nagkwento ng blind item na yun, kung saan galing yan. Siguraduhin mo muna na to yun. Isipin mo muna na yung ayun yung along timog, parking yan talaga yan. At 3,000 wala ko pang bayad. Posible naman yun, may trabaho ako. May private company yung pinagtatrabahoan ko. Marketing head ako doon. Hindi ako nga, hindi ako ano pangkama na babae na walang utak. May utak ako. Ginawa nyo kasi akong tatanga-tanga dyan sa mga rules. Kasi comedy nga, di ba? Ginawa nyo kasing bubobod yan sa showbiz. O hindi, yun ang tingin ng mga tao at yun din tingin nyo sa akin na wala akong utak, bobo ako. O ginawa nyo pa akong, bibigyan nyo pa ako ng role ngayon na matanda. So akala nyo naman na ano, tanda ako na, di ba? Tingnan mo naman, ang lit-lit ng baywang ko. O di ba? Tapos hindi naman ako kulubot, nagsishorts pa ako. Di ba? O ay naman yung... Oh, naman yung tanda-tanda na, 'di ba? Parang ha? Saan galing 'yun? 'Di ba? Tapos nanggaling pa talaga sa walang ipin, 'di ba? Umayos kayo ha, si Tita Chrissy, ginagalang kita pero yung mga dalawang bakla mong kasama. Nako, hindi ako mayabang. Palaban ako, lumalaban ako. Kahit saan tayo ano, pinaglalaban ko lagi yung katotohanan. Makulong na kung makulong, 'di ba? Alam niyo naman yung kwento ko eh kung ano nangyari sa akin noon pa. O 'di ba? O wala naman ako inaatras ang laban, 'di ba? Kung ano yung totoo, pinaglalaban ko talaga 'yun. Kisi Hoda. 'Di ba? Wag lang ako i-judge ng tao na ganito ganun. Pinaghihirapan ko na yung ano ko, yung pagkatao ko na maayos tapos sisirain niyo. Ilang years ago na, 2004, sirang-sira na ako. Tapos 2006 nanalo ko sa PBB. Oh, hindi ako masamang tao noon. Ang naririnig ko malandi. 'Di ba? Maharot. 'Yun normal sa akin 'yan. Yung mga kung ano mang escort normal sa akin 'yan. Pero yung mayabang, parang saan galing yung mayabang? 'Di ba? Hindi nga ako pumatol ng mga ano, mutik na ako makasal ng congressman, hindi nga ako pumayag, 'di ba? Hindi niyo ka lang kasi alam. Hindi ko naman kailangan ipagsigawan sa buong mundo lagi ng mga ano. Yung nakakaalam lang naman yung mga taong nakapaligid sa akin. Yan lang naman yung concern ko, tita eh, na yung show nyo kasi, total marami na kayong mga views or kumikita kayo sa mga views for the sake of views. Diba, minsan kasi, wag naman nating ano, yung ayoko naman, siguro sa ibang artista, dead man na lang sila. Ako kasi ayoko eh. Ayoko kasi yung tatanga-tanga ka na lang na hindi ka na lang kitibo. Kahit hindi totoo, magsasalita tita. Pasensya na. Talagang sasagot ako ng sasagot kung hindi naman totoo. Oo. Ganun ako. Alam niyo naman yung nangyari sa akin sa PBB. Ganito, noon, mula noon hanggang ngayon, ganito pa rin yung pananaw ko. Kung ano lang yung totoo doon ako. Kasi hudang saan tayo makakarating. Basta hindi tama yung narinig ko, anuhin nyo, i-correct nyo yan, kung sino yung nagsumbong-sumbong yan. Hindi ako, ano, walang hiyang tao dito, namumuhay ako ng maayos, namumuhay ako sa community ko ng tama, ng fair lang ako dito. Ang dami-dami kong kaibigan, sobrang dami kong kaibigan. Di sana wala akong mga kaibigan ngayon. Hindi naman kailangan mong nakangal-ngal dyan sa social media eh. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan magpapapansin para lang magkaroon ng project. Hindi mo naman kailangan kung tumbling ka diyan para lang may issue eh. Para lang mapansin ka na, oh, ano ka pa? Relevant ka pa, oh. Ano ka pa, oh. Visible ka pa sa TV, oh. Ano ka pa? Ganito ganun, buhay ka pa. Hindi ko na kailangan 'yun. Kasi namumuhay naman ako ng tama, namumuhay naman ako maayos, namumuhay ako ng masaya at may hanap buhay po ako. Hindi yung pabulong-bulong na rumarakit ako ng ganito. Ilaano mo,
Kailan yun? Kailan yun? May resibo ba kayo nun? Oo, may resibo ba kayo na rumarakit ako ng ganun? Iharap niyo sa akin. Sino yung nagsabi na mayabang ako? Iharap niyo sa akin. Oo, tapos sino yung nagsabi na rumarakit ako ng paganon? Iharap niyo sa akin. Oo, kasi importante may resibo. Resibuhan tayo dito eh. Oo. Ano to eh, usapang ano, credibility. Diba? 100% totoo. Oo, okay lang. Kung totoo yan, o sige. Kung sino man yung haharap dyan na rumarakit ako ng ganon. Oo. Oo, diba? Sino yung niyabangan ko? O, iharap mo sa akin. O sino yung ano, sige lahat, iharap nyo sa akin. Walang problema kahit i-out nyo pa sa public yan. Diyos ko, di ba pinatawag nga ako sa Senado? Pumunta ako, di ba? O, di ba? Kasi kaya ko namang harapin yan eh. O, nung may kaso ako noon, di ba hinarap ko rin naman? Di ba? Ganun lang yun. Kung ano lang yung totoo, dapat harapin natin. Tama at mali, panindigan natin, di ba? Desisyon natin sa buhay yun eh. Di ba? Yun lang Tita Christy. Huwag ka magpapadala dyan sa mga hatid-hatid na mga dalawang bakla mo. Dalawang baklang bakulaw dyan. So, wala lang kasi akong pasobre. Ganun yun. Diyos ko, tumanda na rin kayo, no? Sobrang tandang-tandang-tanda nyo na rin. Diba, nung nagsimula ako, ganyan yung itsura nyo. Hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo. Wala man lang improvement. Anyway,